ayan mga ka-team solid, si Pangit at hindi, yan, kasama ko yung mama ko. So this oras na ng gabi, si Pangit po kasi inoobserban ko. Kasi nung nakaraang araw, nagpabaksin po kami. After namin magpabaksin, then siya po ay dinugo ng madami. Yung bulwak, yung mga buo-buo po, pasintabi sa mga nakain. So ayun, bumulwak din after, pagkatapos po nung biglang nawala po agad. Then kinagabihan po, sumakit po yung puso niya, pati yung likod niya, lahat po. Kaya hindi po niya alam. Tinatanong po naman kung kaya pa niya, kaya pa naman po daw niya. De, humingi po ng gamot, nung nakahingi, okay. Tapos kinabukasan po, ganun pa rin po, same pa rin. Dinugo po ulit, bulwak ulit, then kinabukasan again, wala po again. Wala po ulit. So yun, nandito po kami sa ospital ng Jabe. So ayan. Bali yan, inilalab na siya. Pero nakakatayo pa naman po daw siya. Bali ilang araw na po. Bakit, anong nararamdaman mo? Masakit ang pusod mo. Ayan. Masakit lahat ang likod, balakang, lahat. Kaya itetest niya yung ihi niya. Nanggaling kami doon sa kabilang doktor, so doon ulit kami babalik sa kabila. Anong nararamdaman mo ngayon? Sakit, parang tumipiga. Kasi kasusuka lang po niyan kanina. Pag ako po siya dalhin dito, lambot na lambot po daw siya. Eh, hindi daw niya po kaya. First time kong tinanong yan ng ganun, tapos ganun sinagot niya na hindi niya na kaya, kaya dinala ko na po siya dito. So yun, mamaya na lang magkita kita ang nanay ko, ito po. Yan. Mayroon ako ng gatos kanina eh, gawin mo dapat yung wala grasa. Eh, ngayon po, garam na ano yun, sobrang tagal sa mga tampus. Ang dati yan po, pag nakainom na ako ng gamot, wala na pagkatulog eh. Kala ko gayon ka ako. Eh, isang araw ko garam. Tapos sinundan pa rin kahapon, tapos kahapon, hindi ko masyado. Ngayon, sobrang sakit na. Ano yan, ma? Nakakuha po siya ng result. Nakakuha na yun ng result. So, bali pupunta na nga kami doon sa kabilang ospital. So, yan. Go. Ayan, nandito na po siya. Ganyan lang, ba't ganyan lang yung gumagalimay ka? Ano nararamdaman mo? Nararamdaman siya. Pinakabahan niya siguro. Nervyos. Siguro po. Nervyos. Relax ka lang. Relax ka lang. Ano? Masakit ang? Puson. Okay, okay na. Diyan lang. Kinakabahan ka ba? Hindi, sa'yo pwede yung hiyotin kang pusan ko yun.
dito medyo kalma ako gawa. Parang ang komportable nung hinihigaan ko. Tapos, pero nasakit pa din, hindi ko mahilat yung pusan ko kasi bawal, lalo nasakit. Naobserbahan muna ako kung tuloy-tuloy pa yung sakit bago ako turuan ng pain relief. Kasi sinabi ko, kababaksan ko lang noong November 11. Kaya medyo takot ako, medyo nervous syempre. Kasi baka magkaroon ng complete at dahil bago akong vaccine. Dito hindi na ako mapakalilis sa lungs. Hindi ko na alam yung gagawin ko kasi parang hindi ko na lang iiyak na lang ba. Bali si doktor, mahirapan mag-turok sa akin kasi hindi makita yung pinaka-ugat ko. Kahit ano sabi, i-close ko daw yung fist ko. Ginawa ko naman pero hindi pa rin makita. So binipilit pa rin doktor na hanapin yung ugat ko kasi para maturokan ako ng pain reliever. Kasi that time, alas 12 na yan ng madaling araw. Tapos din, sinasabi ko yung mga ininom ko para at least aware yung doktora sa mga ininom ko ng pain reliever bago ko magpasugod sa hospital. So, ayan na nga, inilipad na sa kabilang. Mata ba kaya hindi nakikita yung ugat? Ko, kasi hindi talaga mahanapan dun sa kaliwa ko. Kaya sa kanan na. May idol po ang kanya laging gustong gamot eh. Sabi ni Pangit dito, wag daw ako kabahan. Hindi naman talaga ako actually kinakabahan. Hindi ko alam kung paano palalabasin yung ugat. Sabi naman kasi ni doktora, i-close ko lang yung fist ko. Ginawa ko naman. Pero hindi pa rin talaga makita. Dito sa part na to, dito sa right side ng braso ko, medyo nagkaroon pa ng conflict kasi nung tuturukan na yung sa kamay ko para sa pain reliever, nawala yung ugat kaya sumabog yung dugo ko. Ano sa'yo ma? Kaya si hindi ka makita ng ugat? Muna, parang may kinukuha kasi baka sa paa, titingnan. Para pinapakalma muna ako para makita yung ugat. May kinuha na siyang malaking needle ata yun. Pero ayaw pa rin. Yan, tingnan nyo na. Relax lang, wag kang kabahan. Pero hindi pa rin pumasok kasi nawala na naman yung ugat ko. Ngayon, ikaw ngayon na nasa turukan. Lumipat na nga si doktor. Tinatry, sabi open and close daw yung wrist ko. Pinaka-may. Kasi hindi pa rin mahanap yung ugat ko. Kaya sa mga kapwa ko babae dyan, alam nyo na hindi biro to. At talagang sobrang sakit. Oo, yung iba medyo mild lang yung mga nararamdaman. Nadadaan sa gamot. Dati kasi ganun ako, nadadaan ko sa gamot.
isang araw lang. Tapos, once na nakainom ako ng pain reliever na gamot, makakatulog na ako, pagising wala na. Pero, yung ngayon kong dinanas na 4 days na as in, dugo lahat. Tapos, sakit ng puso. Hindi ko na alam ang gagawin ko kasi hindi na ako nakakatulog. Tapos, suka. Tapos, mag-CCR. Ulit-ulit lang. Kaya kung ako sa inyo, huwag niya ipagsawalang bahala, magpa-check up na agad tayo para maagapan. Plus, isama mo pa yung kabavaksin ko nga lamang, medyo nervyos ako. Kasi parang, di ba, ang daming namamatay, sinasabi nila dahil doon sa vaccine. Yung parang gano'n, nagsahalo-halo na yun nasa utak ko, hindi ko na alam. Tapos nung naturukan ako niyan, hindi ko alam ang gagawin ko. Alam niyo yung naramdaman ko, yung parang baliw ng dalawang oras, isang oras lang. Parang ganun, hindi mo alam, kahit pigilan mo mag-isip, ayaw talaga mapigilan, talagang labo-labo yung nasa utak mo. Tapos first time ko kasi makapunta ng ospital, kaya medyo hindi ko alam na yun pala yung side effect na. Yung tipong bibilis ang timok ng puso mo, parang nanginima yung buong katawan. So yung mga team solid at si Pangat, nagpapahinga lang kasi side effect daw ng gamot is papahinga muna siya. So naturo ka na yung kabilang kamay niya kasi hindi matamaan ng ano, hindi masaksakan ng gamot. Nasabog yung dugo, kaya dito sa kabila piniga talaga ni doktor na mapagmaturukan siya. So titignan pa namin yung update kasi mukhang may tama siya sa kidney, mga ka-team solid. So yun, update ko na lang ulit kayo mamaya. Siyempre, ganyan talaga. Kaya, tiis lang pangit. Sobrang sakit kasi ng kanyang sigmura, tapos suka ng suka. Ikatatapos lang po ng pabaksin po namin. So yun, update na lang po namin kayo. So yun mga ka-team solid, time check tayo. Ano ba oras na? So mag-alas 2 na ata ng madaling araw. So yan, kasama pa rin si Pangat. So napakadaming gamot niya. Merong good for 3 months siya. At marami siyang mga reseta. So yun, at bali, papacheck up pa rin kami tomorrow para naman sa kanyang OB. Kasi nga, kailangan pa rin yun mga ka-team solid yun. Anong pakaramdam mo ngayon? Masakit lang yung tulog. Anong sabi ni Doc, na nahilo ka ba ngayon? Kanabuhan lang ka. Akala ko kanina na mga kayo na pumisang-pumisang. Kasi kinakabahan ka. Ninenervyos ka. Kaya sabi ko, diba sabi ko sa'yo, huwag ka nervyosin. Ayun, bali, ngayon ko lang siya nakausap ng matino kasi sa totoo lang kanina, siya ay namimilipit na sa sakit. So, yun, mga team solid. At sa uuwi na po kami, alas 2 na madaling araw. Thank you na marami-marami dyan kay Atilin Granados sa... ano, sa iyong concern, at saka kay Maring Inday, at saka kay Arabella sa Monte. Ayan, thank you. So, marami pa kaming gamot, at bali, babalik pa kami tomorrow sa OB niya. Yun, at thank you nga pala dyan sa update kay Tatay from California, Tay. Thank you po. Yun, at uuwi na po kami. Bali, magluluto lang muna ng mainit na sabaw. Alright. Okay na? Alright. So, yun, at dito na. Paalam ka na lang. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye.